babalik pa rin. Nandiyan ka eh. Nandiyan ka, you're tolerating him as an option. Kumbaga ikaw, okay lang, sige. Kasi iniisip niya, ay, andyan pa naman siya, natutolerate niya pa ako. So, it's you're giving him parang ano, yung parang, sige, parang ikaw ano bibigay sa kanya na, sige, okay lang, mag-ano ka, mag-kumausap ka pa ng iba, nandito lang ako. Pag in-accept mo yung friendship na in-offer niya, no. Once na ganyan ang ginagawa at naghahanap pa siya ng ano ng ibang option or you know kumausap pa siya or nasa dating site siya, pamigay mo. Ipamigay mo siya. Ano ka option? Parang pag hindi ka nakakita ng ibang mas higit pa sa akin, parang ikaw inaano mo yung sarili mo na hindi ka man sinabi na mababa or what, yung hindi mo binavalue yung sarili mo. Please value yourself kasi the most important thing sa sarili natin is marunong tayong i-value yung sarili natin na kung anong capable tayo, what to bring sa table, you know, sa partnership. Kasi ang lalaki, they will respect you pag they know na strong ka, they know na alam mo respetuhin yung sarili mo. Pero kung you tolerate someone na cheating and then you still accept the fact that he's cheating, you are teaching, you're allowing your partner to disrespect you. Yon, inaallow mo siya na hindi kanya irespeto. Ganyan sa akin bumabalik kasi pale yung pinalit nila sa iyo, and then they realize na damn, pinakawalan ko yung taong ano, yung taong importante sa akin. It's too late, di ba? I sabi nila, lagi nila sinasabi na kapag cheater ka talaga. Hindi ka na magbabago, di ba? Ako rin ganun ginagawa konti pag labog, ilabog ang ano, lalaki. Oo nga, no? Ganda ng boses mo, Miss B. Sinisipon ako, Belle. Sinisipon ako, Belle. But thank you. Yung boses, alam niyo yung boses ko, ha? Boses ko, ano? Ano ba tawag nito? Yung napaka-low. Huwag mo lang akong gagalitin. Tumataas yung boses ko. Parang si Morissette. Parang si Morissette, eh, no? Jams, kung may question ka, Jams, I can share things to you. Mersha, no ba? Huwag kang mag-aakyat dyan. Yung mga cheaters nagagalit pag sinabihan na cheater is always a cheater. Oo, kasi gawain nila eh, di ba? Ano sila, guilty sila pag sinabihan mong cheater is always a cheater. Guilty sila sa ganun. Parang radio commentator. Oo nga, no? Trinay ko yung boses ko sa microphone. Alam mo, yun yung condenser mic. Trinay ko siya. Sabi ko sa sarili ko na narinig ko yung boses sa, ano, sa speaker. Sabi ko, ay buo. Sabi ko, ay buo. Naloka ako. Mag-ano kasi ako magpa-plancha ako ng buhok. Pero, ayan. Hoy mga B, if you have some questions that you want to, ano, hindi naman ako perfect na para mag-advise, no? But, ako kasi, nagbibase ako sa pinagdaanan ko. Ayan. Doon ako nagbibase sa pinagdaanan. Yung mga cheater talaga, no? At saka, alam mo kung ano ang nakakatakot na cheater? Yung cheater na pinaramdam sa yung mahal na mahal ka, tapos in the end malalaman mo na cheater pala. Yung ever since na naging kayo, you will not even ano think na hindi sasagi sa isip mo na mag-cheat to, pero you wasted like years na mapa-found out mo lang na in the end na ang galing niyang cheater, no? Natago niya sa akin yon. Ayan. Ganyan ang mga nakakatakot na mga ano, na mga cheater. Yung hindi mo halatang-halata ng cheat. Kasi andyan yung nire-reassure ka, tinatrato kang maganda. Yung hindi mo talaga malalaman na cheater siya, yun.
Tapos in the end, no, tatlo pala kayo. Isang black, isang half Japanese, tapos ikaw Pilipina. United Nations. Akalain mo yon na pagsabay-sabay niya yung different nationality. Nakakatakot yung ganung tao na pagsabay-sabay yung ano, yung iba-ibang nationality. Para para pa. Hoy. Mga babes. Sino pa Australia dito? Alam niyo ba? Natatakot akong lumabas ng bansa ngayon, ha. Kasi yung gera, no. Ang daming ano, parang dami nang apektado. Tapos meron pang parang kumakalat na news na kasi yung leader ng ano yon, anong leader ng ano, Beck? Hamas. Palestine or what? Hamas, yung grupo yun din sa Palestine. Nagano sila, nagbitaw sila ng parang ano na sa ano daw, Friday the 13th yata yun, something. Kasi nasa news din yun, mga verified din yung nag verified member, mga news anchor din yung nagsabi na you know, yung parang may mga gagawin daw sila na ano, pasabog yung mga ganun. Tapos ang dami-dami ng mga protests. New York, tapos Brisbane, mga... Eh, papunta ako ng Australia. Sabi ko, ano to? Sabi ko, papunta ako ng Australia. Tapos may mga ganitong, ano, may mga ganitong pasabog. May mga, ang dami mga nagpo-protesta. Ano ba, timing? Uy. Nakakatakot siya. Pag-plinadyo kayong buhok ng saglit lang. Kasi saglit sa saglit lang. Kasi hindi naman siya makapal. Manipis lang. Parang yung mukha ko manipis. May mga in-invite ako sa live. Siguro mga busy or natutulog. Kasi nga naman, anong oras, no? Tanghali.